Hugasan niyo kami ng dugo ni Kristo at nang kami makalapit sa inyo ng walang sagabal. Humihingi kami, punuin niyo kami ng iyong karunungan. Imulat niyo ang aming mata, buksan ang aming tainga sa inyong mensahe at nawa Panginoong Diyos, hindi lang namin maunawa, maipamuhay pa namin. Ilayo niyo kami sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. Ipagadya niyo kami sa ampu ng mga mahal namin sa buhay, lalo yung mga hindi namin kasama ngayon, mula sa lahat ng uri ng mga sakuna at mga pangyayaring hindi makabubuti sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan upang pumili ng mga ginagawa, pinupuntahan at ng kami manatili mga ligtas. Ilayo mo kami, Panginoon, mula sa mga bunga ng aming mga pagkakamali at pagkakamali na aming kapwa. Walk in our midst, O God. Dispense blessings to your people. Give us wisdom. Be our speaker. In the name of Jesus, our Lord, your Son, we pray. Amen. Causes of poverty and want. Ano nga ba ang pinagmumulan ng napakaraming paghihirap ng tao? Proverbs 10:15, poverty is the ruin of the poor. It goes without saying na ang talagang tunay na naapektuhan at natatalo pag merong kahirapan, edi yung mahirap. What are some of the causes of poverty and want? And when we say poverty, brothers and sisters, we mean our poverty, your poverty, maybe the poverty of your family, maybe not yours, but the poverty of your loved ones, of your friends, of your community, even of your country. Kasi kahit ang buhay mo ay masagana at maasenso, kung naliligid ka ng mga kaibigan at mga kamag-anak na mga nagdarahop, hindi pwedeng hindi ka madamay. Kahit na hindi mo mga kamag-anak ang mahihirap at kasama mo sa komunidad o sa isang bansa, hindi pwedeng di ka madamay. Kaya nga pati yung mga mayayamang bansa, panayang padala ng mga aid sa mga mahihirap na bansa, panayang padala ng mga family planning at kung ano-ano, sa takot nila na pagka naging sobrang gutom ang third world, eh sila'y dumugin at agawan. Kaya ayaw na ayaw din nilang sobrang naghihirap ang mundo dahil wala rin bibili na kanila mga produkto. So whether you are wealthy or not, you're affected when people are poor. What are the causes of poverty and want? Surprisingly, one of the causes is God. God's will and God's dealings. 1 Samuel 2:7, the Lord sends poverty and wealth. He humbles and exalts. Hindi lahat ng uri ng kahirapan ay nagmumula sa Diyos, pero merong uri ng paghihirap na Diyos ang nagtakda. God inflicted and God caused poverty is usually temporary, thank God. Yung mga siya ang may takda, kadalasan naman, binibigyan din niya ng direksyon, binibigyan niya ng limitasyon. God caused poverty is usually seasonal, circumstantial, conditional, and even interventional. Kadalasan ito'y pinadadala ng Diyos upang magtuwid ng isang sobrang naliligaw, tumawag ng pansin ng mga sobrang nalilibang, o kaya ay magturo ng leksyon. Kung hindi man doon sa naghirap, ito sa mga taong makikinabang na matuto sa karanasan ito. Isa sa mga halimbawa ng paghihirap na sa Diyos nagmula o kaya pinayagan man lang ng Diyos ay ang paghihirap ni Job, na dating mayaman, subalit dahil dumaan ang pagsubok na pinayagan ng Diyos, siya ay naghirap. Subalit dapat nating tandaan na ang paghihirap niya ay sa sandaling panahon lamang at siya naman ay pinayagan ng Diyos sa makabawi at makalampas pa nga sa dati niyang kalagayan. Another cause of poverty is what you might call chance or suerte or malas, which many Christians think does not exist. But Ecclesiastes 9:11 says, time and chance happen to them all. Napakalino ng Tagalog Bible, sabi niya, meron talagang dinaratnan ng malas. Yung bang naghihirap ka, walang matinong paliwanag, there is no reasonable cause. However, because this is just by chance, this can also change overnight, and suddenly, people can also be wealthy by chance. Hindi nila masasabing dahil ang galing ko, dahil binigyan ako ng Diyos o kung anuman, hindi kayang ipaliwanag ng karunungan ng tao kung ba't nangyayari yon. Sabi nga ni Solomon, I have noticed that the food doesn't always go to the wise. The race is not always won by those who run fast. The battles and wars are not always won by the powerful. Sabi niya, but time and chance happens to all. Another cause of poverty is circumstances. Mga pangyayari na hindi naman tsamba-tsamba, hindi swerte-swerte o alas-malas, meron talagang dahilan, kaya lang hindi mo controlled ang dahilan. These are circumstances usually beyond an individual person's control, but with logical explanation. Halimbawa, mga giyera. Meron kang negosyo, nag-giyera, nabomba ang iyong factory, naghirap ka. It's beyond your power. You know the reason.
So it's a circumstantial reason. Natural disturbances, nadaanan ng lahar, ang pinag-ipunan mong bahay na itinayo, mga calamities, nilamon ng lupa dahil lumindol, nalamon ng lupa ang iyong tindahan, tumagilid ang iyong building, pwede kang maghirap. Or illness, ang ganda-ganda ng andar ng buhay mo, nagkasakit ka bigla, naubos ang pera mo sa pagpapagamot. Or economic developments, nagpapagawa ng kalsada sa harap ng tindahan mo, ang tagal-tagal, may baha doon pagka may tubig, may alikabok pag nag-araw, nalugi ka na. So, development yun ng iba, pero hindi sa'yo. Or reversals. Suddenly, things change. The equations in your life change and you become poor. And many people also become poor because of injustice. Naagawan ka ng mas makapangyarihan, nagawan ka ng masama, na walang katuloy ng hanap buhay. Proverbs 13:23, a man's field may produce abundant food, but injustice sweeps it away. So this form of poverty happens, but at least we know why and we know how. There is also a kind of poverty caused by other people. For instance, destruction, disturbance, and deprivation caused by your enemies, or by your competitors, or worse, by your own family. Ang ganda-ganda ng kita ng tindahan mo, natutong mag-sugal ang asawa mo, naubos pati puhunan. Ang ganda-ganda ng buhay niyo, tatlong anak mo ang biglang naging drug addict. Hanggang kahuli-huli ang hikaw mo'y nasangla at nawala na dahil kagagawan ng mga miyembro ng pamilya. Pwedeng gawin ito ng kaaway o kaibigan. Nagpapahirap sa atin pareho yan. Mas malakas magpahirap ang kaibigan kaysa kaaway. Mas malakas magpahirap ang kamag-anak kaysa ibang tao. Kasi ang binibigay mo sa ibang tao, may limitasyon. Yung sa kamag-anak, halos abdo mo, ibibigay mo na rin. At may mga kamag-anak naman talagang kukunin pati abdo mo. Kaya maghihirap ka talaga. Micah 2:2, those who plot iniquity covet fields and seize them, and houses and take them. They defraud a man of his home, a fellow man of his inheritance. Seize them, and houses and take them. They defraud a man of his home, a fellow man of his inheritance. Mga agaw-agawan ng mga magkakapatid sa mga mana, mga demandahan, mga magkaibigan sa umpisa, nung lumaki ang negosyo, naging gahaman pareho, nag-agawan na, nagkagalit, parehong nasira. Greedy and careless family members and partners may cause one's poverty. There is also another very important group that causes poverty, and this belongs to the other people group, and this is the state, the government, or elements in it. Corruption, for instance, in the collection of taxes. Kung ang lahat lang, kasi ito yung naging pagpapabaya bago ka magka-permit, bago ka magkaroon pa ng permit to occupy at kung ano-ano. Subukan mo mag-squat sa gitna ng luneta, walang pipigil sa'yo, tumira ka ng libreng 10 taon, bibigyan ka pa ng pera para umalis, bibigyan ka pa ng libreng lote. Saan kukunin yung ibibigay doon? Sa mga nagbabayad ng buwis, ng mga matitinong mamamayan. Huwag kayong magtaka kung bakit sobrang naghihirap ang Pilipinas, because we reward those who don't have anything and we punish those who work hard. Magtayo ka ng tindahan, nangingikil sa'yo ang pulis at ang gangster. Nandito na ang sanidad, nandito na ang fireman, nandito na ang everybody. Mandukot ka at walang namamansin sa'yo. No? Subukan mo magnegosyo ng gulay. Kada kanto, merong staff na hihinto sa'yo. Inspeksyon, kunwari, magbabayad ka lahat. Subukan mong carnapper ka, ang bilis-bilis mo, wala, walang tumugi sa'yo. You are being punished for being productive. Subukan mong magtinda, maghanap buhay, puro balakid, puro pahirap. Ang incentive ng ating gobyerno para sa foreigner lang, para dalhin nila ang capital dito. May incentive ba sila sa mga local people? Puro pahirap. So there's lack of support and policy to support in the industry. Ang maling pamamalakad, ang pinakamalakas na magpahirap sa Pilipinas. Ang maling pamamalakad ng sarili niyang pamahalaan. Sabi nga ni Balagtas sa Florante at Laura, sapagat ang haring mahilig sa yaman ay mariing hampas ng langit sa bayan. Kaya napakalaking paghihirap ng mga tao. Hindi lang yon, hindi lang yung estado, yung mga tagaloob, pati tagalabas, ang mga bandido, ang mga tulisan. Subukan mo magtayo ng manukan sa mga bukid-bukid na malalayo, mga babuyan, kinikikilang ka. Huwag kang magbigay, babarilin yung mga tore ng tubig mo para tumulot, mawala ka ng tubig, puputulang ka ng kuryente, hirap na hirap ka. Maraming mga balikbayan na nag-ipon ng pera sa ibang bansa, uuwi dito para magnegosyo sa kanilang baryo, 3 buwan pa lang, nag-aalas sa baluta na, dahil kinikila na ng taga-gobyerno at taga-labas, ng mga naka-uniforme at hindi naka-uniforme, ng mga naka-boots at nakatapak. Wala ka ng sulingan, kaya naghihirap ang bayan. Yan
ang mga other persons. Pero hindi yan ang main topic natin, mga kapatid. Kundi yung cause of poverty, who is the individual. The person himself who is poor. Habang lahat ng binanggit natin kanina, yung mga tamang pinagmumulan ng kahirapan, pero ang pag-usapan natin, yung kaya natin kontrolin, and that is ourselves. Most poverty and want are self-made. They are self-perpetuated and self-imposed. Karamihan po ng karukhaan, karalitaan ay likha din ng tao. Kundi man niya ninimbento, itinuloy niya. O kaya ay inimprove pa niya. And this is our main focus. 10 personal causes of poverty and want. And personal ang pinag-uusapan natin. Huwag na nating panghimasukan ng Diyos kung siya ang may kagagawan. Sa usapan din natin ngayon, hindi natin kaya sigurong lutasin ang ginagawa ng tagaloob at tagalabas ng gobyerno at ng laban sa gobyerno. Hindi natin kayang lutasin yung ugali ng mga kamag-anak natin para mga limatik na sumisip-sip sa ating mga dugo. Ang atin na lamang isipin ay ang ating sarili at anong pwede nating magawa. This can be prevented. And one of the causes of poverty and want is laziness, katamaran. Sa likod ng isang taong mahirap, kadalasan ay napakalaking dahilan ang katamaran. Hindi lahat. May mga masipag na mahirap pa rin. Pag-uusapan natin yan mamaya. Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Marami pong dati mga mahirap na nakaahon sapagkat talaga nagsikap. Pero paano ka makakaahon kung tatamad-tamad ka? Proverbs 28:19, he who works his land will have abundant food, but the one who chases fantasies will have his fill of poverty. At yan, ang mga fantasy na itinitinda ng mga teleserye, ng mga pelikula na sampalan ng sampalan at iyakan ng iyakan. Para ka mayumaman, kailangan makapag-asawa ka ng foreigner o ikaw'y nagtitinda ng bayabas, nasagasaan ka ng Mercedes-Benz, bumaba ang pagkagwapo-gwapong may-ari noon at na-inlove sa'yo kahit isa kang kampanerang tuba. At pagkatapos ay papakasal lang ka at nahango ka. O kaya hirap na hirap kayo, biglang may darating na tao na dinalang ka ng kayamanan, may namatay ka palang uncle na hindi mo kilala at ikaw ang pinamanahan. Puro mga fantasy, mga guni-guni, puro pagtakas sa katotohanan na hindi nakakalutas ng kahirapan. Kaya sobrang dami ang nagsusugal sa ating bansa habang pahirap ng pahirap, pahaba ng pahaba ang pila ng mga nagsusugal. Kasi hindi na sila naniniwala na sila ay mapapaasenso ng trabaho. Hindi na sila umaasa sa pagsisika para mahango, nag-iintay na lang sila ng himala o na magic. Ang Pilipinas ay isang napakamadaling bansa, pero magtataka ka isa sa mga pinakapobre. Kasi meron tayo mga hindi na dapat ipinagdarasal, dapat ginagawa natin. Tapos dinadaan mo sa dasal, ipinaghihintay mo ng himala, ang mga bagay na itinakda ng Diyos na tao ang gagawa. Kaya kahit anong dasal ang gawin mo, hindi gagawin para sa iyo ng Diyos. Sapagkat binigyan tayo ng karapatan, kakayahan, karunungan, na pakilusin ang ating daigdig ayon sa ating ninanais. Pero sobrang itinuturo rin siyempre ng mga makapangyarihan sa Pilipinas ang dasal, hindi dahil sila ay maka-Diyos, hindi dahil sila ay madadasalin o mapaniwalain sa mga himala, kundi ito ang pangbangag nila sa bayan. Tinuturuan nila ang bayan na mamanhid sa kanyang mga hapdi, binibigyan nila ng drugs, ng opium, at ito'y relihiyon. Kaya magtataka kayo na ang lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay madadasalin, lalo at may mga press. At ang solusyon sa lahat ng political problem ay prayer rally. No? Pagka nga naman naubos na yung mga lakas mong kakakampay, kasasayaw, katutugtog, kabadadasal, ay hindi ka nagagawa ng practical na paraan. Hindi ko po minamaliit ang panalangin. Mahalaga yan. Pero hindi lahat ay dinadaan sa panalangin kung ikaw ay binigyan naman ng Diyos ng karunungan para kumilos at gawin kung ano ang tama. Pero yan ang pambulag ng mga makapangyarihan sa bansang ito sa napakaraming tao. Sila'y lunurin, lasingin sa relihiyon para huwag na silang gumawa ng mga praktikal at mga kaya nilang gawin. How many lazy relatives does every productive Filipino has? May isang nagtatrabaho sa pabrikang si ate, ilan ang nakaasa? Ilan ang nakaasa sa bawat isang OFW? Na umaasa lamang ang mamahal pa ng mga cellphone, may bread toaster pa sa loob. Lagi na lamang gusto pa mag-party, mag-ganito, mag-ganyan. Akala mo mga namumulot ng mga pera ang mga magulang sa ibang bansa. Puro kayabangan ang inaatupag at puro mga luho. Nakaasa, nakatanghod, nakahingi. Kaya tuloy, hindi na makauwi-uwi ang ating mga kababayan
niyayakap na lang ang lahat ng dusa at hapdi at hirap sa dami ng mga umaasa. Laziness is a cause of poverty. And one of the areas of laziness is late activity, lateness. Kikilos din lang huli-huli pa. Proverbs 20 verse 4, a sluggard does not plow in season. So at harvest time, he looks but finds nothing. Pag hindi ka nag-araro at nagtanim sa tamang panahon, pag anihan, wala ka rin nga anihin. At marami pong tao huli kung kumilos. At bagamat, meron tayong mga kapatiran ngayon na talagang medyo huli na para paalalahanan ngayon, pero para sa mga mas bata-bata pa, hindi pa huli para paalalahanan, kung kukuha kayo ng insurance coverage, kumuha na kayo habang bata pa dahil mas mura ang premium. Kung kukuha kayo ng health coverage, kumuha na kayo habang bata pa kayo dahil pag may pre-existing illnesses na kayo, hindi na kayo tatanggapin o kaya ang mahal-mahal na ang ibabayad nyo. Yung ating pong mga lola, mga magulang nung unang panahon, sapagkat iba naman ang pananaw nila noon, sila iniaasa na lang sa mga anak ang pagtanda. At siguro ngayon, may generation pa tayo na nakaganon talaga dahil ganon ang kinalakihan nila. Pero kayong mga young people, mga young adults, pagsikapan ninyo na isaayos din ang inyong retirement. Ilagay niyo sa tama, magkaroon kayo ng savings, ng investment, o kaya mga insurance, para hindi naman basta ihuhulog nyo na lang ang bangkay nyo sa inyong mga kamag-anak pag namatay na kayo at bahala na sila. Kailangan asikasuhin nyo yan. Kasi isang pagkakasakit, isang kamatayan sa pamilya, naghihirap ang lahat. Dahil walang paghahanda yung may katawan. Basta kapag natumba ako o namatay ako, imubuwal ko na lang ang bangkay ko, bahala kayo sa akin. Ganun na nangyayari. Kailangan pinaghahandaan na yan habang maaga. So you plant in time, in season. You invest early. Hindi inuubos ang mga kinikita ng mga young professionals sa kung ano ng mga luho at mga gadget. Ihanda nyo dahil tatanda rin kayo at nagbabago ang panahon. Lalo sa Pilipinas, kahit ngayon 12 ang anak mo, hindi ka na makakaasang may kasama kapag tanda mo. Kasi lahat ng sumaglayasan na dahil nga sa mga tagaloob at tagalabas na nagpapahirap sa bala ng Pilipino. Another element of that layasan na dahil nga sa mga tagaloob at tagalabas na nagpapahirap sa bala ng Pilipino. Another element of that laziness is too much rest, very early retirement. Meron hindi pa mga dapat mag-retire, nagre-retire na. Akala nila pagka-graduate na ng college ang anak, pwede na sila mag-retire at sila na lang ay papasanin ang mga anak habang buhay, ang haba ng buhay. No? So kailangan habang ang tao ay nakakakilos pa, nakakagawa pa, maghanap buhay pa rin. Ang mahalaga, meron kang naipon, may naipundar ka, at hindi ka aasa sa iyong hanap buhay para mabuhay, kundi nagpopodos ka pa rin, pwede mong ipamigay. Pero habang ang tao ay may lakas, mahalagang siya ay naghahanap buhay. Hindi yung lagi na lamang na naghihintay ng himala, ng abot ng kung sino-sino, kaya naghihirap ang ating bansa. Now, of course, gusto nating bigyan ng parangal ang ating mga nanay, mga tatay, matatanda na inubos talaga nila ang lahat-lahat nila sa anak, ibinigay ang lahat-lahat. Kaya marapat naman na talagang hanggang ihatid sila sa huling hantungan ay alagaan sila at tangkilikin ang kanilang mga anak. Dahil talagang hindi naman uso sa mga Pilipinong magulang nung araw yung magtira para sa sarili, talagang lahat ay ibinibigay. Lalo't nagpapaaral sa Maynila o nagpapaaral sa mga syudad, halos walang kainin ng mag-asawa, nagdidildil sa asin para pag-uwi ng anak, may maibigay ng pangmatrikula. Marapat lang na ang mga ito itaguyod habang buhay. Pero ngayon kayong mga young people, natatanda pa lang, dapat yun ang ibahin ang pamamaraan na ito. Sapagkat hindi ka na nakakatiyak, nag-iiba ang panahon. Ang napakalungkot sa lahat ay tumanda ka, wala ka ng lakas, wala ka ng hanap buhay, at dun mo pa lamang napagtanto na wala palang tatangkilik sa'yo. Kaya kailangan meron kang itinatabi sa iyong sarili. And I'm already talking to the new generation, not to the old generation and the previous one. Kasi yun ang kaugalian nung panahon na yon, dapat nating bigyan niya ng graceful exit. Pero ang mga kabataan ngayon, ihanda niyo ang iyong sarili dahil naiiba ang lakad ng panahon. Proverbs 6:10-11, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man. Konti daw halukip-kip, konting pahinga, makikita mo ang bunga niyan, maghihirap ka. So, we've got to work, and we have to keep working while we have the strength. Pagka po tayo ay kasama sa kumikita, maski man lang konti, yung hindi ka lang binibigyan, napakalaking tulong na. E di lalo na kung kumikita ka na higit sa iyong pangangailangan, nakakapagbigay ka pa, lalong malaking tulong. So be part of the solution, not the problem. Be part of the production, not the consuming team. Be part of the benefactors, not the beneficiary. Kaya kailangan sinisikap natin na laging may itinutulong. Ang mga daing
ng mga OFW na iniimpit na lang at hindi na pinararating pa, ang mga tinitiis nilang pag-alipusta, pagmamaliit ng kapwa, ay gano'n na lang. Kaya dapat pag malasakitan ang kanilang mga kinikita, huwag gastahin sa mga kaluhuan, mag-isip ng negosyo. Kung nagpapadala sa inyo ang inyong mga kamag-anak na OFW, mag-isip kayo magtinda ng kung ano ang bagay, mag-negosyo kayo, hindi gasta ng gasta, hindi pa oras ng pagpapadala, te-text ka na dahil gusto mong i-advance pa. Saan kukuha ng pag-advance ang mga empleyado na yan? Eh, empleyado lang yan. Pag hindi sweldo, walang pera, hindi ipangungutang. At sa susunod na sweldo, babayaran yun, kulang na naman. Kailangan pagmalasakitan yan. Do not just work hard, brothers and sisters, but work smart. Kailangan kahit tayo nagpapagod, halimbawa, hindi ka tamad, masipag ka naman, pero yung pinagsisipagan mo, kwentahin mo naman kung kahit 10,000 taong kamagana buhay, makakabili ka ba ng payong sa kinikita mo na yan. At kung hindi, magpalit-palit ka ng style o kaya magpalit-palit ka ng hanap buhay. Yan po ang ikinatutuwa ko. Napakarami mga Pilipino ang sisipag. Sabi nila, tamad daw tayo. Hindi totoo yan. Sa kahanap ng lahi na naglalagay pa sa mga agency para lang makapagtrabaho. Kahit na 6 na buwang sweldo, ibibigay para lang makapagtrabaho. Hindi katamaran yan sapagkat may mga dakilang Pilipino. Pero totoo rin, ang daming tamad. Iyon ang mga tinutukoy natin. At bato-bato sa langit, ang tamaan, dapat lang. Yung mga batugan. See if what you're laboring for or on will bring maximum results to you. Kasi tinitingnan mo, natutuwa ako, ang daming masisipag, pero isipin ko man, kahit na mamatay ito ng katatrabaho, hindi ito makakaahon. Kasi yung kanyang pinagkakahanap buhay at pinagpapaguran, eh sobrang lugi pa siya kung tutuusin. Para yung mga mahilig magpaypay. Ang inuubos niyong kalori sa pagpapaypay, lalong naiinitan ang katawan niyo. Kaya init ng init. Habang bumibili sa paypay niyo, painit ng painit. Kasi nakakapagpainit ng katawan niyang movement. No? So, kailangan tinitingnan natin. Oh, natigil tuloy ang pagpapaypay ng iba. Kasi yung magpainit, bahala kayo. Pero ang tinitingnan natin, mga kapatid, hindi lang sapat na naghahanap buhay. Tingnan niyo na ba kung may nangyayari sa hanap buhay niyo. Kailangan mag-isip ka na kahit yata mamatay ako dito, hindi ako makakaahon. Mag-iisip ako ng ibang gimmick. No? So, Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. Pag daw mapurol ang iyong pang sibak, ay kailangan mo ng mas malaking hampas para mabiyak ang kahoy na iyong sinisibak. At ganun din yung hanap buhay. Pag maliit ang kita mo, sobra ka nagpapagod para lang kumita kita ng marami-rami pa. So maximize your energy. Another form of personal cause of poverty is mediocrity. Yung pagiging walang quality, mababang quality, mababang kalidad ng mga pinagagagawa natin. Substandardness. Proverbs 12:27, the lazy man does not roast his game. Yung daw tamad, meron na lang siyang karne, kakainin na lang niya ng hilaw, hindi na niya iihaw o papasarapin pa. At ganun din yung mga nagtatrabaho. Naglinis na rin lang, hindi pa ginandahan. Naghugas na rin lang ng kotse ng may kotse, yung mga hindi kita ng mata, iniwan pang puro putik sa loob. So hindi ka na makukuha uli. Binigyan ka ng pagkakataon na magtrabaho, nagwalis ka, yung lang kita ng mata, yung ilalim ng mga silya, hindi na nilinis. Naglaba ka, yung mga likod-likod at mga gilid-gilid, hindi mo na nilinis. So walang kwenta ang trabaho, hindi ka na makukuha uli. At pag naghanap ng mas mataas na uri ng trabaho, hindi ikaw maiisip. Therefore, hindi ikaw ang aasenso. Great opportunities are lost when people are mediocre. Dapat may value added sa ginagawa ng isang tao. Kaya kung naglilinis ka, alba at namamasukan ka, maglilinis po ako ng inyong bakuran, pero dinilig-dilig mo pa yung mga halaman, tinanggal mo pa yung mga damo, nagdala ka pa ng isang halaman na pwede mong dali, tinanim mo, natutuwa sa iyo yung may bahay. Sa susunod, ikaw ang pagkakatiwalaan, kailangan pala niya ng manager sa isang farm niya. Alam niyo po ba na napakaraming job opportunities, hindi totoo mahirap maghanap ng trabaho. Because top paying and top caliber jobs are almost always vacant. Nagkakagulo lang yung mga walang talent sa baba. Pero sa itaas, maluwag. Nagpa-pirate pa nga ang mga top companies, ang mahuhusay na tao. So bakit ka mananatiling nakikipag-compete doon sa mga walang kakayahan at walang galing? Pahusayan mo ang iyong sarili at ikaw ang lalapitan ng trabaho. Ikaw ang lalapitan ng hanap buhay o ng negosyo, maging ng pera. Alam niyo, ang pera, malulungkutin. Ayaw niyang pumupunta sa mga pitakang walang laman. Masasayahin ang pera. Ang gusto niyang pasukan ng mga bulsa, yung may pera na rin. Para meron siyang ka-fellowship. So gusto niyo magka-pera kayo, sikapin niyo magkaroon ng pangati.
Alam niyo yung pangate, pag nangingitlog ang manok, huwag mong kainin lahat ng itlog, magtira ka ng isa dahil pag pumunta yung manok sa kanyang pugad at walang natira, hindi na siya mangingitlog. May mga tao, re-regaluhan mo ang ATM card para huwag ka ng padala ng pera, namamasahe pa siya. Pati yung minimum na minemaintain, di may wini-withdraw. Bibigyan mo ng puhunan, hindi lang ginagasa yung tubo, pati puhunan, kaya bukas, wala na naman uling negosyo. Hindi marunong magtimpi. Bibigyan mo ng mga buto para itanim, kakainin yung buto. Bigyan mo ng mais, gagawin binatog. Kakainin agad lahat, walang maitanim bukas, maraming ganyang asal, kaya nananatiling mga dahop. Kaya dapat may mga idinadagdag ka. Mga kapatid, kung kayo mamamasukan din lang at kayo empleyado, sikapin nyo na mahal kayo ng amo nyo, tuwang-tuwa siya at pag absent kayo, luksa ang buong kumpanya dahil mahusay kayo. Hindi yung a-absent ka ng matagal. Yung iba akala pag uma-absent ng matagal, advantageous sa kanila. Wow, ang tagal-tagal kong absent, hindi ako napuna, hindi ako napagalitan. Alam nyo, pinatunayan nyo lang nun, pwedeng umandar ang kumpanya nang wala kayo. Sa susunod, sisibakin na kayo. Dahil pwede naman palang wala kayo eh. Kaya yung laging wala, akala nakakalamang sila. This is poverty mentality because you lose goodwill. And when you lose goodwill, you lose so much because most of the advances of human beings are given through goodwill. Everybody needs help. And people give help to those that they like. Total, mamamasukan na rin lang kayo. Give your best. Maraming mga tao palusot. Sinasabi ko nga sa inyo noon, may pinapagawa akong bahay, may nadidinig akong tok, 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 ba? Ang sipag. Talagang tuloy-tuloy ang trabaho. Nung akyatin ko, alam niyo po bang nakahiga, may hawak na maliit na martilyo, pinupukpok niya yung bakal, tok, tok, tok. Nagpapalusot na nagtatrabaho. O sige, nabayaran mo siya sa ilang araw, hindi pala nagtatrabaho. Pero sa palagay niyo ba, sa susunod, kukunin niyo ba yon? Hindi na. Kung nahulog yung sa building niyo, baka bigyan niya lang band-aid. O ayan, tamad ka naman. Papa-hospital mo ba ang tamad? At ang daming tao, nagtataka ba sila mahirap? Bigyan mo ng pagkakataon, nanakawang ka. Bigyan mo ng pagkakataon, hospital mo ba ang tamad? At ang daming tao, nagtataka ba sila mahirap? Bigyan mo ng pagkakataon, nanakawang ka. Bigyan mo ng pagkakataon, a-absent, magpapalusot. Pag hindi mo binantayan, maglalakwat siya. Tapos nagtataka sila yung mahirap. Di ba't may Diyos? Hindi ba alam ng Diyos kung sino mga nandadaya? Another personal cause of poverty is carelessness. Kapabayaan, meron na wala pa. Colossians 4:5, make the most of every opportunity. Huwag pinapabayaan. May negosyo na, napabayaan pa. May hanap buhay na, napabayaan pa. At meron namang mga asawa. Nagtatrabaho na nga yung asawa, nagpapagod. Walang ginawa ko di mag-text, pauwiin. May sakit si Junior, umuwi ka. Uy, bagong paligo ako, umuwi ka. Etc., etc. Balisang balisa tuloy yung nagtatrabaho. Uwi ng uwi, natatanggal sa trabaho. Merong mga may kamag-anak na may sakit. Yung kanila pang kapatid na nagtatrabaho ang tatawagin para mag-alaga ng nanay na may sakit. Eh, ang dami-dami mga kapatid na batugan na hindi mag-alaga ng magulang. Yung kaisa-isang kapatid na namamasukan, yung paang pauuwiin. Saan kukuha ng hanap buhay? Wala. Marami pong mahirap ay nananatiling mahirap dahil napakahamak ng pag-iisip. Napakababa ng mentalidad. Hindi nila iniisip ang mga dapat nilang isipin. At akala nila tungkulin ang sangkatauhan na kupkupin sila dahil lang sila ay mahirap. Kailangan ng tao ay nagsisikap. And another personal cause of poverty and want is indulgence, extravagance, excessive pleasure and consumption. Eating and consuming more than producing. Spending more than earning. And a wrong sense of proportion. Yung mga hirap na sa buhay, pagkatapos magdedebu ang anak, akala mo anak ng asendero yung magdedebu. Yung ang baba-baba na nga ng kisame, may chandelier pa, nagkakauntog-untog-untog tuloy ang mga tao. Ang init-init ng panahon, ang liit-liit ng bahay, mga Louis XIV, Louis XV, XVI, ang mga silya, akala mo Malacanang, wala ka ng lakaran. Ano mga fantasy yan? Ba't hindi ibagay sa income ang ginagawa sa buhay? Isaiah 55:2, why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Ibig sabihin, ba't mo pinagkakagastahan yung hindi mo naman talaga kailangan? Mabuti ng mabuti kung marami kang sobrang pera. Ang mga kabataan na hindi pa kontento sa simpleng mga cellphone, gusto pa yung may mga umiilaw, mga kung ano-ano mang ginagawa ng mga cellphone na yan. So, mabuting mayaman. Eh kung hindi, ungot ng ungot sa magulang, puro pahirap ang ginagawa. Wastefulness is another cause of personal poverty. Wasting your 3 T's, your time, your talent, and your treasure. Ang Panginoon Jesus, nung nag-miracle, marami siyang pinakain, sobra ang pagkain. John 6:12,
when they had all had enough to eat, he, meaning Jesus, said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." Dapat walang nasasayang. Lalo pagkain, mga kapatid. Magtataka ka yung wala na lang maisaing ang pag naghugas pa ng bigas, nahuhulog pa yung mga butil ng bigas sa lababot, bumupunta pa sa kanal. Sila pa ang pag nagsaing ay may tutong o kaya napapanisan pa ang mga wala na ngang makain. Sila pa ang mga pabaya. Ang daming itinitira sa plato, wala na nga halos makain. Nagtatampo ang bigas, nagtatampo ang pagkain sa mga nagsasayang dito. Wastefulness is a cause of poverty. Sasabihin mo, ipaghihirap ko ba naman yung konti na yan? Ikaw naman, naliit-liit na bagay, pinapalaki mo. Pero araw-araw, pag pinagsama-sama mo, isang kabang bigas na rin yan. O kaya ay hindi lang yon. Nakikita ng Diyos, pabaya ka sa maliit, ba't ka bibigyan ng malaki? Nagtatapon ka ng maliliit, so itatapon mo rin pag malaki. Ba't ka bibigyan? Kaya nanatiling nakasara, nakapinid ang pinto ng langit at hindi ka tumatanggap ng mga biyaya. Isa pa pong paghihirap ng tao, gambling. A gambling disposition. And literal gambling is what we mean. Joel 3:3, they cast lots for my people and traded boys for prostitutes. They sold girls for wine that they might drink. Isang napakalaking sumpa sa isang pamilya, ami ama o ina na sugarol. Pagkasugarol ang magulang, hindi malaman ng anak kung makaka-enroll ba siya next semester. Hindi malaman ng anak kung meron ba siyang papanoorang TV pag mamaya o baka ibinenta na ng isang magulang na nagsusugal. Hindi ka secure, kasi kahit meron ka, pwedeng mawala. Kaya napakalaking hampas sa isang pamilya na merong miyembrong mahilig magsugal. And needless gambling with resources and opportunity puts everybody in peril, in jeopardy. At napakarami pong mga meron na nagkaroon na dahil sa pagsusugal, nawala pa. Mabuti pa yung matakaw, hindi kayo kayang paghirapin ang katakawan kasi may hangganan ang kayang ilagay sa inyong sikmura. Pero sa sugal, sa isang tihaya o taob ng isang baraha o whatever dice, naguguho ang mga pangarap. Kaya aalisin niyang pagsusugal, lalo sa pagsusugal ng maralita. Ngayon, kung marami kang pera, nagsusugal ka lamang na diversyon, bagamat hindi natin sinasabing mabuti yan, eh less evil naman yan. Kasi kahit patalo ka, may kakainin ka pa rin. Pero yung ipupusta mo yung pangkain mo, ipupusta mo yung para sa kinabukasan na gagamitin mo, eh yan ay sobrang paghahanap ng gulo sa buhay. Kaya mas mahirap ang tao, mas hindi siya dapat nagsusugal. Pero yun nga eh, ginagawa kasing opium. Kasi maraming tao hindi na sila naniniwala na aasenso pa sila, liba na lang sa himala ng sugal o sa tsansa na ito. Kaya ang tao ay dapat bigyan ng pag-asa, bigyan ng sipag, sapagkat napakaraming pera ang nasasayang at napakaraming nasa bulsa muna lumalabas pa. Another great cause of personal poverty is greed. Kasakiman. Akala ng mga sakim, panalo sila. Greed may initially acquire wealth, but eventually attracts reprisal and revenge. Greed eventually repels goodwill and blessings. Proverbs 28:25, a greedy man stirs up dissension, but he who trusts in the Lord will prosper. Ano po ba yung kasakiman? Getting more than your fair share. Dapat kung may share ka, yun lang. Meron pong isang bankero sa pagsanhan, naawa yung kanyang pasahero dahil inaarkila lang pala ang bangka. So, sabi niya, magkano ba ang bangka? 16,000 po. O sige, bibigyan kita ng 16,000, sosyo tayo. Yung dating inire-rent mo sa bangka, ihulog mo na lang dito sa bank account ko at yung sobra sa'yo na. Akala nyo ba ni Piso nakapaghulog si bankero? Hindi. Dumating na ang panahon ng Hapon, ang panahon ng Amerikano, ang lahat na ng panahon dumating. Nothing, pating. Ang hindi niya alam, balak naman noong nagbigay ng puhunan, pag nahulog niya uli yung buong puhunan, ibibili siya uli ng pangalawang bangka at pangatlo at pang-apat. Hindi na siya nakarating sa pangalawa kasi nagkasakim-sakim na siya. Nangyari rin yan sa isang nagbigay ng pambili ng jeepney sa isang driver. O sige, hulugan mo ang bank account ko, eto ihulog mo araw-araw. Ang hindi rin niya alam, pagka naman nabuo na yung inihulog, ibibili uli siya ng jeep. Akala niyo ba ni Cinco naghulog sa loob ng isang taon mahigit? Hindi. So wala na rin second jeep. Maraming mga tao, dahil sa kanilang kasakiman, kagahamanan, yung hindi kanila pinaghahangaran, binibigyan na nga ng kanila, paghahangaran pa yung kamay nung nagbigay, lalayuan siyempre yan ng kapalaran, ng swerte, ng kung ano man ang tawag nyo dyan, ng biyaya.
Sapagkat ang tao, nagbibigay ng tulong sa kanyang kinagigiliwan. At kung hindi ka giliw-giliw at napakasakim mo, kinakagat mo pati kamay nung nag-aabot sa'yo ng tinapay, sino pa ang mag-aabot sa'yo? Tinitiyak ko mga kapatid, marami kayong kilala na maralita, nagkaroon na ng chance, winalang hiya pa yung nagbigay ng chance. So ayan, nakalugmok sa hirap. Kakahabagan nyo pa ba yun? Greedy people may consider themselves winners, but are often clueless about their losses. Because lost goodwill means lost business, lost opportunities, lost favors. Yung mga mandarayang tindera na bumili ka ng strawberry, ang lalaki, yung pala ang ilalim, ang liliit, babalikan nyo pa ba yun? Tuwang-tuwa yun. Naloko ka, pero babalikan nyo pa ba? Yung mga nandaraya, matutuwa ba kayo? Kung meron ba kayong bibigyan ng pagkakataong masenso, kasali sila? Definitely not. So ang nakikita lang nila, yung kapraso nilang nanakaw, hindi nila naiisip na ang dami pa dapat dumating kung hindi sila ganun. Proverbs 14:9, goodwill is found among the upright. That's why to be upright is to attract a lot of goodwill. Another personal cause of poverty and want is deceit, duplicity, cunning, evil ways, mga pandaraya. Evil people, evil deeds, and evil dealings reap their own fruits. Pag gumawa ka ng masama, aanihin mo yan. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Ang nagtatanim daw ng hangin ay umaani ng bagyo. Bagyo ang aanihin. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Merong isang empleyado, kinukup na ng kanyang amo, pati mga anak ay pinag-aral, ang asawa ay binigyan ng puhunan na magbabuyan, magtindahan, at ang ginawa ng empleyadong ito, nanguna pa sa strike. Sa palagay niyo, pagpapalain ng langit ang ganito mga tao, hindi tumatanaw ng utang na loob, mabuti pa ang mga aso at mga baboy, minamahala nagpapakain sa kanila. So ano ang kanilang iintayin sa buhay? Akala nila sa kanilang mga kadayaan, sa kanilang mga pagiging makasarili at kasakiman, sila'y nananalo na nga. Hindi nila alam ang nakukuha lang nila ay mga crumbs, mga pispis, mga mumo. And there's a lot pa sana naghihintay sa kanila kung sila lang ay nagpapakatao. Proverbs 26:27, if a man digs a pit, he will fall into it. If a man rolls a stone, it will roll back on him. Ang naghahanda daw ng mga patibong laban sa kanyang kapwa ay siyang mga nabubulid at nahuhulog dito. Mga empleyadong nandadaya ng kanilang mga amo, ninanakawan nila sa oras, ninanakawan nila ng gamit, ninanakawan nila sa pamamagitan ng kanilang mga katamaran. Akala yata nila ay nananalo sila. Higit na matatalino ang inyong mga amo kaysa sa inyo, kaya nga sila ang amo. Kaya huwag niyong akalain na nauulol niyo sila kahit sandali. Kayo'y sinusuri at sinusukat. At kung kukuha ng bibigyan ng mas mataas na pwesto, ng pagkakatiwalaan, sigurado hindi kayo kasali doon. Kaya akala ng iba, nakakalamang sila. Another personal cause of poverty and want is injustice. Ano ba sinasabi ng justice? Good is rewarded, bad is punished. Now, when you don't reward the good, and when you punish the bad, kalaban ka ng Diyos. Because God is God of justice. And unjust people punish those who confide in them with betrayal. Ito ang ibig sabihin ng mga taong hindi makatarungan. Nagtiwala ka, pagtataksilan ka. Proverbs 25:9, do not betray another man's confidence. Do not betray another man's trust. Merong makikipagnegosyo sa'yo, makikipamuhunan, dadayain mo pa sa hatian. Napakarami mandaraya, napakarami magnanakaw sa mundo. Kaya huwag kayong magtataka na napakaraming mahirap kasi nagbabayad yun. Pero iba yung mga mahirap na pinag-usapan natin kanina, ha? Yung hindi mo kasalanan, yung dahil sa Diyos, dahil sa giyera, dahil sa ibang tao, hindi yun. Ang pinag-uusapan natin yung naghirap ka dahil ganyan na ugali mo. Hindi ka nakaahon dahil ininis mo ang mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Yung mga taong isinusuklis na nagtitiwala sa kanila ay pandaraya. What do they do to those who give them? They ask for more. Mayroong isang tao, sinusuplayan mo na ng pera, nung biglang nagkaroon ng ibang source, ang tanong, patuloy mo pa ba akong bibigyan? Hindi mo lang sinabing, alam mo, magkakaroon ako ng iba ngayong kita, so tigilan mo na ang pagsuporta sa akin. Hindi, gusto niyang ituloy pa yung pagsuporta mo, kahit meron na siyang ibang kikitain pa, sabi niya, itutuloy mo pa ba? So hindi ka na niya pagpapahingahin. Tinutulungan mo nung wala, nung meron, nagpapatulong pa rin. Nakakawalang gana, tatamarin ka.
At yung mga taong ito, nagkakaroon ko minsan, hindi malang marunong magbigay sa'yo. Akala po ng marami, pagka meron silang kapatid, kamag-anak, kaibigan na medyo mayaman-yaman kaysa sa kanila, eh, hindi na kailangan regaluhan, hindi na kailangan bigyan. Nag-iintay din yun maalala, nag-iintay din yun na mamahal, dahil lahat naman ng tao ay nangangailangan ng kahit konting pagtingin, kahit sa mapera. So yung mga mapera na bigyan ng bigay sa inyo, hindi nyo malang maalala, bigyan man lamang ng bulaklak ng damo o kwadrong walang larawan. Eh, naghahanap din yung maalala siya. Who just mean, kasi you have everything. Yes, I have everything, but not your affection, but not your thoughtfulness. Hinahanap din yon. At yan ang isang malaking pagkakamali ng marami. Hindi sila marunong magregalo sa mga meron. Akala nila, yung taong meron, ang kanilang relasyon, bigyan mo ko, bigyan mo ko, bigyan mo ko. Hindi sila marunong magsukli, kahit malang pagtingin. Nawawala ng gana. So patuloy ka mang bigyan, akala mo nakalusot ka, ang hindi mo alam, kung natutuwa lang sa'yo, dadagdagan pa sana ang ibinibigay sa'yo. Dadagdagan pa sana ang pagtitiwala. Anong ginaganti ng iba doon sa naaasahan? Lubos na sinasandalan. Hindi ka man lang pagpahingahin. Kung ang kanilang pagkakasakit ay ikaw ang gagastos, pati ang party nila, ikaw pa rin. Wala ka ng kapahipahinga. At sasabihin ni ba, eh kasi mayaman ka naman. Oo nga, eh pero kasama ka ba sa pagpapayaman, sa mga gabing napuyat ako sa pagtatrabaho, sa mga pag-aalala ko kung makakakolekta ako sa aking mga pautang, sa mga pagsisikap ko, kasama ka ba? At gusto mong sumama sa pagbilang ng mga tubo at paggastos nito? Merong mga taong ganoon, eh meron ka naman, so bigyan mo kami. Anong klaseng mentalidad yun? Hindi naman sila kasama nagtanim. Sabi sa Bible, yung nagtatanim ang umaani. Anong isinusukli natin sa mabuti? Abuso. Kaya ang dami-daming taong, higit pa sana silang magiging mabuti, pero natatakot maabuso. Kaya paglalapit ka pa lang, nakasimangot na, para huwag ka nang maglakas ng loob pang humingi. Bubuka pa lang ang bibig mo, sasabihin niya, walang-wala ako ngayon, uunahan ka na. Alam niyo kasi ang mga tao, sabihin mong, alam mo, masagana ako ngayon, ang sarap-sarap ng kita ko, ang ganda ng negosyo. Ay, babalik ang kanyan bukas, kutakot-takot ang idadaing at iuutang sa'yo. Hindi mo lang mo sabihin salamat sa Diyos, maluwag ka. Pag may nakitang luwag ng kapwa, gustong pasikipin. May bahay nga kami nun sa Pasay eh, dahil maluwag lang kami, dalawang kapatid na tira kami. Pag may namamatay na kapitbahay, gusto ba naman sa sala namin magburol? Dahil daw maluwag kami. So dahil maluwag kami, paparusahan nyo kami, dadali nyo lahat ng bangkay nyo sa bahay namin. Anong klaseng mga mentalidad dyan? 1 Thessalonians 4:6, no one should wrong his brother or take advantage of him. Remember that your poverty does not entitle you to make others miserable. If they want to help you, good, but it is not their duty. Unjust people, like parasites, kill their hosts. Alam niyo po, kamakailan lamang ang mga aso namin, kutakot-takot na pagpapagabot ang ginawa, dahil may mga kuto pala sila na nakakapit sa katawan nila, na nilalaso ng katawan nila at mamamatay yung aso. Ganun ang mga host, mga parasite, sinisipsip ang kanilang dugo, nilalason ka pa. Hindi nalang makontentong sumipsip at manahimik. Hindi ka titigilan hanggang hindi ka isang malamig na bangkay. At napakarami pong mga tao sa ating paligid ganyan. Matututo ka talagang maging maramot. Matututo ka talagang magtrangka ng iyong pintuan at magbingi-bingihan sa kanila mga daing dahil hindi ka nila titigilan. Kailangan magbago-bago ng ugali at ng maiba ang kabuhayan. And finally, another and the tenth for the day, the personal cause of poverty and want, dislikability, kung may ganun man salita. Repulsive personality, nakakainis na personalidad. Whoever has haughty eyes, sabi ng Psalm 101 verse 5, whoever has haughty eyes and a proud heart, him will I not endure. So ayaw ng Diyos sa mapagmataas, sa mayabang, ganun din ang tao, ayaw din natin. At marami rin tayong ayaw ng mga ugali. Yung mga taong nakakainis, kung alam lang nila na kung hindi sila sana nakakainis, marami na silang natanggap na tulong, oportunidad, pagkakataon. Kaya lang nakakainis sila. People do not like to deal with, to give and do business with, and to extend courtesies and privilege and opportunities to repulsive persons. Kaya titingnan natin ating sarili, nakakainis ba ako? Mahirap ba akong kasama? Bakit lahat na lang ng naging trabaho ko o kinatanggal? Bakit lahat na lang ng nakasama ko sa negosyo, nakalaban ko? Bakit lahat na lang ng tao naiinis sa akin dahil ako'y banal at masama ang sanlibutan? O mag-isip-isip tayo? Hindi tayo dapat nakakainis. Dapat tinitingnan natin ating ugali. Hindi ka dapat nakakatakot.
You know, people feel threatened when you're there. They don't even want to let you know they're comfortable because you might suddenly attack. Kaya kailangan, pinaparelax natin ang kapwa. At antayin natin magkusa kung gusto nila tayong tulungan. To the vexing and the irritating, to the rude, the crude, and the abrasive, to the proud and braggart, nobody will help you. Mananatili kayong ganyan. Help, opportunity, and wealth comes from fellow men. But people help only those that they like. Dapat kaibig-ibig ang ating ugali at ang ating asal. Foolish and bad people miss and lose that help. Even if in their foolishness and warpness they think they gain, they actually lose much, much more because they lose goodwill. Pag nawala na ng gana ang tao sa'yo, wala nang maaasahan ka na pagbubukas sa kanya ng pinto para sa'yo. At lahat po ng nagtatagumpay sa buhay, tumatanggap ng tulong mula sa kapwa, kaya nagtatagumpay. At tinutulungan natin yung kinatutuwaan natin na tao. Kawawa naman ang mga anak ng isang ama o ina na nakakainis. Sapagkat walang tutulong sa breadwinner na ito, lugi ang mga anak. Napakagandang pamana sa iyong mga anak, magandang pagkatao, magandang pangalan, kinagigiliwan ka, kahit hindi kilala yung anak mo, giliw na sa anak mo pagka nakita. Pero kung inis sa iyo, hawa na agad ang iyong anak. Giliwan ka, kahit hindi kilala yung anak mo, giliw na sa anak mo pagka nakita. Pero kung inis sa iyo, hawa na agad ang iyong anak. Kaya napakagandang pamana sa ating mga anak, yung magandang pangalan, yung hindi ka abusado, hindi ka kinakatakutan ng kapwa pag nandiyan ka, talagang natatakot sila dahil baka ka mag-abuso. Wala ka maiuwing biyaya sa mga inakay na naghihintay sa iyong pugad. Kailangan ng tao, inaayos siya ang kanyang personalidad. So may mga nagdarahop dahil sa mga bagay na hindi nila kaya na kontrolin. Pero may mga nagdarahop dahil sila'y hamak, dahil sila'y asal hayop, hindi sila pinagpapala ng langit. There are people who are subhuman because there's no nobility and no dignity in their character, in their dealings, and in their ethics. Nakakadala, nakakasawa, at nakakayamot tulungan. Kahit ka naman makadiyos, tao ka pa rin magsasawa at mayayamot. Some causes of poverty are beyond us. Let us be prayerful and dependent on God in such cases. Psalm 9:10, those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Sa mga nagpapahirap sa atin na lampas sa ating abot at hindi natin kayang kontrolin, ipasadyos natin, mga kapatid. But most causes of poverty are self-made. There is something we can do about them. They can be remedied. They can be avoided through godly conduct. And some causes of poverty are not only self-made, but are even institutional. There are so many institutions that are giving to the needy. There are very few institutions who are giving to the deserving. So pagka needy, ang daming mga tumutulong dyan, mga NGO, ang daming mga charity, ang daming kung ano-ano. Pero may tumutulong ba sa deserving? Yung konting puhunan mo, napapalaki mo, may nagpapautang ba sa'yo para mas palakihin mo yung puhunan mo? Konte. Merong konte. Like CCT does it, the Center for Community Transformation, microfinance. Pero patunayan mo muna na tatagumpay ka sa maliit na negosyo para kanila tulungan na palakihin ng konti ang negosyo. Pero karamihan ang pagbibigay din ng mga institusyon, nagbibigay lang sa nangangailangan, hindi doon sa deserving. So para ka rin naglalagay ng tubig sa butas na balde, mamaya wala na uling laman. Dapat tayong magbigay sa mga nangangailangan, turo yan ng Diyos, lalo't sila'y sobrang tanda, sobrang bata, o sobrang hina ng katawan. Pero sabi sa Bible, if anyone does not work, he should not eat. Kung kaya naman niya na kumita pa at kaya niya na pakainin ang kanyang sarili, huwag siyang kupkupin. Dapat siya ay kumilos. Pero meron tayong dapat tinutulungan talaga. At kahit naman yung malalakas, tinutulungan natin yung paminsan-minsan dahil may panahon ng kahinaan, pero hindi naman pang habang panahon. Hindi naman yung ang laki-laki ng kapatid mong lalaki, ang mga muscle ay gumagalaw-galaw pang ganyan at ang dami-dami mga tato. Tapos, ate, tingin pang-load. Sabi, dapat ay hampasin mo ng kararo yung kapatid mo na yan. Ano pa yung pang-load? Ang laki-laki ng muscle mo dyan. Wala kang ginawa kundi magpalaki ng muscle sa harap ng katawan. Tapos pang-load lamang, wala ka. Matthew 25, 28-29. Yung binigyan ng Diyos sa mga puhunan, may malaking ibinigay, may gitna, may maliit. Yung malaki, pinalaki. Yung gitna, pinadoble. Yung maliit, walang ginawa. Anong sabi niya? Take the talent from him
and give it to the one who has the 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi nito, ha? Sabi yung wala na, agawan nyo pa. Dahil yung konting wala niyan, lalong magkakawala-wala dahil bulagsak yan eh. Yung marami, sa kanya nyo ibigay ang pagpapala dahil marunong siyang magparami. Ba't nyo ibibigay sa bulagsak? Ba't nyo ibibigay sa nagtatapon? Ba't nyo ibibigay sa walang pakinabang? Kahit yung puno na ayaw mamunga, sabi ng Panginoon, bunutin, sayang lang ang lupa, pampasikip siya. Hinahanap ng Diyos sa tao, mamunga. Kailangan tayo maging mabunga, masagana. Merong mga dapat tulungan, huwag tayong magbingi-bingihan sa mga dapat, lalo mga magulang natin at sila'y mga may edad na. Mga kamag-anak natin sobrang mga bata pa. Pero yung mga tamad, yung mga batugan, binibigyan mo pa ng sustento ng panigarilyo, pang bisyo, magagalit ang Diyos niyan. Dapat tikisin ng mga ganyang tao at nang kung sakaling magutom ay matuto magtrabaho. Huwag mga magulang, huwag niyong parusahan ang masisipag niyong anak. Nakikilan niyo ng kikilan para ibigay niyo sa mga tamad niyong anak. May mga anak kayo kumisan na nagsisikap na gumawa ng pangalan, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Wala kayong ginawa kundi hingan ng hingan para ibigay sa mga anak niyong laging tinutubo sa mga presinto, laging kinukuha sa mga ospital at mga kung ano-anong lugar. Why punish the good for the sake of the bad? We are sending wrong signals to the children that it's all right to be like that. At marami po mga pamilya ganyan. Kung sino yung kaisa-isa o dalawang matino, kung sino yung konting nagsisikha ay naghahanap buhay, yun ang dinadaganan ng lahat. Is that justice? Is that godliness? No. Yan ay isang pagsasamantala sa kabutihang loob at yan ay isang pagpapahirap sa dapat na taong binibigyan ng gantimpala at pagkonsinti sa gumagawa ng mali. So meron po tayong mga kahirapan na hindi natin kayang kontrolin, ipasa Diyos. Pero yung kaya natin, lalo't may kinalaman ng ating ugali at asal, kailangan ng lahat ng pagbabagong loob. Kung hindi kayo yung mahirap na pinag-uusapan, pero kayo naman yung pinipitasan ng mahihirap sa paligid nyo, you must know how to behave. You must learn to say no, and you must reward good work and punish evil work. Yan po ang hinihingi ng katarungan ng Diyos. At nawa sa pagbabagong loob ng bawat mamamayan, ay magbago ang ating mga institusyon, maging ang estado, maging mga tagaloob at tagalabas, matutong paghirapan ng kanilang kakainin, huwag kikilin sa mga nagsisipag at nagpapagod sapagkat itong kalooban ng Diyos na walang maging maralita. Ang lahat ay may pananagutan. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa ngalan ng aming bayan, sa ngalan ng aming mga pamilya, ng aming lipunan, sa ngalan ng aming mga individual na sarili. Siya sa atin mo po kami kung anong kontribusyon namin sa kahirapan sa aming paligid, lalong-lalo na sa loob ng aming tahanan. Ipakita mo po sa amin ang aming mga pangit at masasamang ugali at nawa, Panginoon, ito'y aming isuko sa inyo at ng mapagbago. Walang imposible sa inyo, O Diyos. Ituro mo sa amin kung may mga pagkakamali sa mga nakaraang henerasyon, ito mga bata pa't pinalalaki, palakihin na sa tama. To reward good and punish evil.